At may anak na gwapo. Oo, may ka-joy na bagets, di ba? Baka not enough vitamins. Ay, nako. Di too much vitamins, pero ibang sobra. Vitamins. Nako, nako, grabe. Magkaiba ang kanilang, ano, lingwahe kaysa sa atin. Oh. Sa totoo lang. Anong clue? Kasi nakakasundo sila eh. Di ba? Multi-awarded actresses. Medyo veteran na ito. Pero magagaling sila. Nagkaanak ito sa isang gwapong aktor. Oh! Diba? Parang dito lang yung kanina. Oh. Yung isa naman, medyo nakis pero wa, ano, jowa. At yung isa dyan, yung actress na isa dyan, tinanong kung siya ba'y nalulungkot. Oo, sabi niya. Naku, sana naman, nasa mabuti siyang kalabay ngayon. Sabi niya, bakit? Nasaan ba'y partner mo? Kinuha niya yung bag niya. Eto siya, abo. Pinakita niya sa isang aktor na yung aktor machong-macho, yes, na gulat. Abo, tinremate pala partner niya. Dala-dala niya kahit saan. Kaya talaga. At ang aktor na yon ay malapit kay Miss Lucy at kay Sir Richard. Parang dilat na dilat lagi. Oo. Parang may nahanap na butiki sa tuktok. Lagi, nakadiri kang mata. Kanta ni Heber Bartolome ang pangalan niya. Ano pangalan? Di ba yung mga babae nakikipaglaban, yung mga tibak na tinatawa? Tibak talaga? Hindi si Bak, ha? Oo, tibak. Mga lumalaban. Oo, kilala ba? Oh, tibak. Hindi tibak sila. Tibak, mga umaalyansa, di ba? Oo. Nasana si Lorena? Di ba yung mga ganon? Okay, nako. Simula pa lamang po yan, mga kapatid, ng mainit ating kwentuhan ngayong gabi. Huwag na huwag po kayong bibitiw. Ito po ang Latest! Ang Latest, Twitter. Pinahan ang suporta at panalangin mula sa mga artista at kilalang personalidad. Bayanihan sa baha, nagsimula na. Kasabay ng pagbuhos ng malakas sa ulan at pagbaha sa buong Kamaynilaan at karating probinsya nito ay nag-uumapaw na suporta naman ang hatid ng mga kapatid natin sa industriya. Tulad nina Sam Milby at John Pratz na tumulong pa sa pagre-rescue ng ilan nating kababayan sa Marcos Highway. Sunod-sunod din ang naging tweet nina Kay Brosas, magkapatid na Anne at Jasmine Curtis-Smith, Gladys Reyes, Alessandra De Rossi at maging ang mga estudyante ng Artista Academy ay aktibo ring nakibahagi. Nandyan din sina Angel Locsin at Phil Young husband, Mariel Rodriguez at Robin Padilla, Casey Concepcion at Divine Lee na halos ilang araw na ring abala sa pag-update sa mga nangyayari sa paligid at sa paghahanda ng relief goods para sa mga nasalanta. Wala man sa Pilipinas ngayon ay isang panalangin naman ang ipinaabot ng kapatid nating si Sharon Cuneta. Nagpaabot din ng pagmamahal at suporta ang ilang Hollywood stars tulad nina David Cook, Ryan Seacrest, Michelle Branch at Jessica Sanchez. At ang latest pa ngayong gabi ay mas marami pang artista at kilalang personalidad ang nagpaabot ng kani-kanilang tulong at panalangin. Ang latest! Chikahang mas eksklusibo! Chismisang mas eksklusibo! Dito lang sa I2IC! Maagap na sumugod ang kapatid nating si Icy Mendoza sa Barangay Santa Lucia Novaliches Evacuation Center para mamahagi ng tulong sa ating mga kapatid na nasalanta ng baha at malakas na ulan. At doon ay nakasama niya ang isa sa mga prinsesa ng TV5 na si Danita Paner. Hi, Dan! Hi, Icy! Hello! So, kamusta naman? First, ano ba daw? First mo ba ito mag-participate sa isang relief operation? Hindi. Nung last phone, Kutoy, kasama ka, di ba? So, ayun, i-entrate po namin ito at tumulong sa mga kapwa dahil wala lang kami ginagawa, so why not help others? Correct. Ayan. So, ano naman ang feeling? Ito, masaya na nakakatulong, kalala na yung mga bata na ikita mo na napakain mo. Masarap sa pakiramdam. Nakausap din ni Icy ang nag-iisang superstar na si Miss Nora Honor. Kasama po natin ang nag-iisang superstar. Ayan, of course, Miss Nora Honor. Di na kailangan ng introduction. Paano po kayo tumutulong bilang isang superstar sa mga relief operation? Ayan, so ayan, more of the superstar next time. At ayan po ang latest. At ang latest from the press, ang mga maiinit na chikang tutukan nating lahat, eto ang latest. Ang latest from the press, maririnig na! Eksklusibo! Mula sa report ni RK Villacorta, bahay ni Nadia Montenegro, binaharin. Hindi nakaligtas sa baha ang tahanan ng dating aktres na si Nadia Montenegro dahil halos lahat daw ng gamit niya ay nasira. Pero hindi na ito alintana ng dating aktres dahil sa ngayon ay mahalaga raw sa kanya ay ligtas ang kanyang pamilya. Kasunod nito ay isang magandang balita na
naman ang aming natanggap mula kay Reggie Bunoan. Dahil sina Angel Locsin at Phil Young Husband, magkasama raw namili ng mga gamit para ipagtulong sa mga binaha. Isa si Angel sa mga artistang aktibo sa pagtulong sa mga kababayan natin, lalo na sa ganitong pagkakataon. Pero ang latest, hindi lang mga kaibigan ni Angel ang kanyang katuwa ngayon, dahil maging ang boyfriend niyang si Phil Young Husband ay all out na rin ang support sa aktres. At sa katunayan ay sila pang dalawa ang personal na namili at nag-pack ng mga pagkain kanilang ipamibigay. Abangan ang iba pang exclusive interview sa Chika mula sa mga kapatid natin sa press. Dito lang sa Ang Latest Update! Huwag na huwag po kayong bibitin yung mga kapatid, dahil ang bigating pasabog natin itutuloy dito lamang po sa Ang Latest! Ang Latest mula sa Artista Academy. Top 16 students, nagbigay ng tulong sa isinasagawang relief operations ng Kapatid Network. Pero ang mas malaking chika, tambalang Bruno Mars, tuluyan ng nabuwag. At ang itinuturong dahilan, ang half-British na si Stephanie Rowe. Dahil sa mga naipakitang closeness ng Bruno Mars, ipinatawag ang dalawa sa principal's office para magpaliwanag. At bukas, makikita na ang grand production number ng mga estudyante na kanilang inensayo para sa kanilang live exams. Painit na ng painit ang mga tagpo sa reality-based artista search ng Kapatid Network. Kaya sundan ngayong Sabado ang Artista Academy pagkatapos ng Untold Stories sa TV5. Hottest female ayon sa isang survey, kilalanin! Kamakailan ay naglabas ng survey sa kanyang radio show ang ating kapatid host na si Mr. Fu. Ito ang mga personalidad na pasok sa listahan. Kumida sa youth-oriented show ng GMA na Twin Hearts, kapuso young actor Jake Vargas. Boy Next Door ang appeal. Gumaganap na prinsipe sa Princess and I. Kapamilya heartthrob Enrique Hill. Dating pa lang, bad boy na! Isa sa mga teenage phenomena ng bagong henerasyon. Primetime heartthrob Daniel Padilla. Sino nga ba ang tunay na hot sa kanila? Alamin kung sino ang nanguna sa listahan. Dito lang sa Ang Latest. So ito na nga ang latest. So nagpa-survey ako na, tsaka congresswoman. So pumili ako ng tatlo. Actually dito sa survey na to, dalawang lalaki lang yung lumalabas. Pero may pinasingit akong pangatlo kasi yung dalawang nangunguna nasa isang network lang. Abay, dapat meron din isa. Oo, so meron din isa. So naisip ko, si Jake Vargas ilagay. In fairness, parehas ka lang sa choice. Oo. So malakas siya talaga. Oo, in fairness, so sinabi ko, wala bang Jake Vargas? May mga pumasok na malayo nga lang. Ay, oo, medyo malayo lang. So, ang top two? Ang top two, so si Jake Vargas yung number three. Siyempre, natutuwa si Kuya Germs. Yan. Ang number two ay si Enrique Hill. Okay. Sinong number one? Ang number one ay si Daniel Padilla. Ito siya. Ayan. Si Daniel Padilla, anak ni Romel at ni Carla Estrada. Kailangan lang siguro si Daniel magdagdag pa ng kaunting laman at tumaas pa ng konti. Pero gwapo talaga yung bata. Nandun pa siya sa parang awkward stage. And to think, ganun na siya kagwapo na nandyan pa siya sa alanganin. Sa Padilla. At may nabalitaan ako ha, ito ay may album. Maganda boses. Oo, nag-album siya, so may mall tour. Sa mall tour, ang benta lang ng album dyan, mas 30, 50, ganyan. Siya. Eto, 2,000 of thousands of albums. Talaga? Ang ano niya na, benta. Naku, kailangan si Jake Vargas mag-recording na. Correct. At magiging salesman si Kuya Germs. pero kasi, ang tawag nga ni, ano, ni Kuya Germs kay Jake Vargas ay Prince of Mall Shows. Hindi, saka sinabi niya, pinanganak na ang aktor na susunod sa yapak ni Nora Honor pagdating sa mga mata. Sabi? O, sabi raw ni Shalala, kay Germs, sino si ganito? Hindi. Sabi raw, sino si ganito? Hindi rin. Sino? Si Jake Vargas. Why not? No. Diba? Pero si Daniel Padilla, no? Parang siyang, ano, ang arrive niya, parang, ano, Justin Bieber. Parang gano'n. No? Hindi, no. Ay, hindi ba? Sorry para naman. Lang, para lang. Ano? Pero alam mo, mas cute si Daniel. Mas guwapo sa kanya ang tatay niya. Si Romel? Ay, ang gwapo kaya ni Romel. Oo. Tapos, ano siya? Pa nagsalita? Justin Bieber. Lalaking-lalaki. At saka, ano, yung lalaking-lalaki. Ano yun? At least, walang bahid. Oh, walang bahid. Oo. Sa lahi kasi nila, merong naligaw. Oo, may naligaw. Speaking of naligaw, Nay, may bumoto din. Matatawa ka sa kanino? Young star na male. Meron ako mga nasa dulo, mga ano eh. Kanino? Oo, meron. Meron bumoto. Ano bumoto? Kahit may bumoto pa, may siningit na pangalan doon sa survey. Sino pangalan? Bimbi. Ah, cute. Bimbi, ano? Si Bimbi. Bimbi?
Ba't naman isinasama yung mga batang ganito? Two young pa, but cute siya pa. Diba? Sana yan, alam natin yung I love you, mommy. Pamilya ba? Oh, pero cute. Tumaba si Bimbi, in fairness. At saka nagkita kami nung ano, pumunta kami sa bahay ni Chris after kami nanood nung The Healing. The Healing. Alam mo, ang cute niya, habang kumakain siya, out of the blue, sasabihin lang niya, I love you, mama. Ano siya talaga? Mamami. Malambing na bata. Malambing na bata. Tsaka yung nagugupit sa kanya, yung aking hairdresser na si June, parcero, ginagano niya ilong. Nose mo. Ginagano niya. Malambing niya bata. Tsaka tumaba. Nagiging mama. Cute yung billboard niya sa EDSA, ha? Naging malaman. Kaya nga, ang sagot niya, sabi ko, explain mo kung bakit si Bimbi nilagay. Kasi nga daw, ang dami daw endorsements. Visible, Visible. Kasi kaya sabi niya, iba ang interpretation na niyang young star. Yes. Bago tayo magwakas, congresswoman dun sa The Healing, alin yung pinakagusto mong eksena ni Governor Vilma Santos? Pinakagusto kong eksena? Alin dun? Isa lang. Ano mo lang, may reenactment lang. Isa lang. Hinahabol ba siya ng kung ano? Hinahabol nga na yun, na naka-heels. Paano yung pagkakabol? Hindi ka na kailangan tumakbo. Sige na, gusto ko lang matulog na masaya kayo. Hindi ko lang ma-imagine kasi na... Hindi ko ma-imagine na si Governor V, ganyan ka-ano, habang hinahabol at habang inano na siya, yung sinuntok na siya, gumanon siya sa kitchen counter. Yes. Pagtayo niya, buo pa rin yung heels. At saka yung gumaganon. Paano ginagawa niya? Yung gumaganon naman, yun yung mga ano, yung mga... Monsters. Mga doppelgangers. Sila na yung mga, yung isang mata, gumanon. Parang third eye ito. Hindi naman. Pagbasa, ewan ko bakit isang mata lang yung lalaki at saka iikot. Tapos, yun. Lilya Kuntaga. Pero hindi siya talaga ano. It disturbs the peace. Parang hindi ko mapapatapos ang episode na ito. Hindi tayo sasayaw. Kasi pero hindi. Bago matapos ang episode na ito, gusto ko lang gawin mo yung thriller. Yung gano'n ka yung gumagano ka. Isa lang. Hindi ako igagalang ng mga... Okay na yan! Okay. Alam mo, gabi-gabi, araw-araw, mas minamahal ka ng ating mga kababayan sa pagiging totoo mo. Maraming salamat po muli sa inyong lahat, mga kapatid, sa pagtutok sa amin dito sa Ang Latest. Siyempre, samahan niyo po kami uli bukas para malaman niyo ang mga kwentong dito lamang po nagsisimula at nag-ugat. Ito po